Ngayon, double income na, na kailangan pati yung wife nagtatrabaho na rin. And then, to the point na hindi sapat na tig-isang trabaho lang, kailangan may side hustle, either one of them or both of them. But what happened? Huwag po sana magagalit yung mga nagne-negosyo. Consumerism has taken over the lives of everyone. So it's not just the needs, no? Pati yung wants, no? Naging materialistic ang mga tao. Opo. Kasi dati, nung araw, tignan nyo na lang po, ano ang sentro ng komunidad nung araw, yung mga lumaki sa probinsya. Ang sentro ng komunidad, plaza, yes. Nandoon sa plaza, yung simbahan, yung munisipyo, may park. Di ba? Doon ang center of the community. Doon mundo, hindi na sa Pilipinas. Ngayon po, nasaan ang center of the community? Nasa mall. Correct. Sa mall, mag-exercise ka na. Totoo, sa mall, magpapatingin ka na sa doktor. Uh-oh. At yung center of the community, isang malaking lugar na bawat galaw mo, kulang na lang pumikit ka, magbabayad ka eh. Oo. Totoo yan, ano? That's correct. True. Oo, consumerism, so, materialism talaga. Consumerism po ang... kaya napakalaki ng need ko sa financial resources dahil marami akong kailangan i-consume. Mm-mm. Yung sa akin naman po, na sinabi ko na, naku, ganito ba ang pahirap ng pahirap, pa-stress ng pa-stress ang buhay? Eh dati nga, isa lang ang nagtatrabaho sa isang tahanan, naging dalawa. Yung iba umaali. Umaalis pa ng ibang bansa, di ba? Pumunta pa sa ibang bansa. Correct. So, masisira yung pamilya, sabi nila. Ngayon, ito yung oras. Hindi lang sa iisa. Dapat ako nagtatrabaho. Diyan po, it all boiled down kasi talaga, if you step back, kaya ako sinabi yun, dahil kung ikaw ay very focused doon sa mga kailangan mo, paggastusan. Kaya ngayong bagong taon, ang isang gusto kong i-diin as far as financial literacy is concerned, is yung mga nauuso na po sa mga modernong bansa, sa mga mauunlad na bansa. Malamang na ito, Ma'am Ali, yung tinatawag nilang minimalism. I love that. Oo. Sa mga mayayaman nga, meron silang tinatawag stealth wealth. Stealth wealth. Kaya, quiet luxury. Nauuso po ngayon yan sa Amerika, sa Europa. Sinasabi nila yung old money, which is quiet and stealth. Ibig sabihin, hindi mo napapansin. Tingnan niyo po ang kabaliktaran. Tingnan niyo po sa social media. Dahil doon sa social, psychological need to be wanted, to be accepted. Di ba ho, ang mga term ngayon, meron akong iyayabang or i-flex sa aking social media. Yes, okay. Suot-suot kong baro. Yung baro, sumisigaw yung tatak. Yung palaki yan ng tatak. Lakos! Palaki yan ng buwaya! Mas malaki pa sa mukha ng tao eh. Yes, yung etikete o yung... Talagang loud and screaming. Pero now, parang nagbago na rin nga because of minimalism. Hindi pa rin. I think I like that movement towards less is more. Less is more. Less is more. At saka, and yung mindset na ang minimalism is not about deprivation. It's actually very liberating. It's about intentionality. Mm-hmm. Na yung bawat may bagay purpose na meron ka, meron talagang purpose. Oo. So, Sir Arman, ito, balik tayo po sa pagbabudget. Sabi nyo nga, no, yung personal, dapat kailangan double income na kasi nga, because nag-take over ng consumerism, mas marami tayo ngayon kailangan bilhin. Dati, nung panahon ng mga nanay at tatay natin, they didn't have to have budget for a cell phone. They didn't have to have budget for a laptop. They didn't have to have a budget for an iPad, di ba? Eh ngayon, telepono lang. Ang hirapan natin
makakuha ng telepono. So ngayon, dahil nga, because of supposed to be all these technologies, all these new gadgets, nag-add on sa budget natin. So dito po sa natitirang budget po natin, paano po natin ilalaan? Ano ba ang mga dapat importante? Kasi minsan mga tao, magpapagutom na lang ako basta mabili ko lang yung bagong cellphone, 'di ba? They will scrimp on their on food.